So ayan, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga OFW dyan sa mga panig ng... So ayan mga kalyabe, ito kasi bagong palit natin ng... Ayan mga kalyabe, at naibaba na natin tong transmission. So ayan ang mga kalyabe, at kinakabit na natin tong transmission. Ayan mga kalyabe, at tapos na nga natin gawa yung sasakyan ni Sir Pidirito Pangan. So ayan mga kalyabe, at nakakabit na nga natin tong lahat. So ayan mga kalyabe, at iikot muna ni Sir yung kanyang sasakyan. So ayan mga kalyabe, at magpapalit tayo ng makina nito. So babaklan. Kaibigan, kalyabe, mayroon ka bang problema? Sasakyan yung kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Makinistang pobre, mag-subscribe kay Makinistang Pobre. So ayan, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga OFW dyan sa mga panig ng mundo. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. So bali, ito mga kalyabe, ay ipapakita ko sa inyo kung paano po tayo mag-bleed ng ating mga preno. Alright, so nandito ngayon yung ating organic subscriber, solid steward family, si Sir Pidirito Panganiban. Ayan, sir. So, nandito si Sir at yung kanyang anak, si Sir Arlan. Ayan, so, dinayo pa tayo dito. Mula sila ng Bailin. So, lumuwas kasi sila. Pumunta sila ng Imus. So, dumaan na lang sila dito sa akin. So, bali ito mga kalyabe. Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-bleed ng mga preno. Alright. So, ayan mga kalyabe. Ito kasi bagong palit natin ng caliper kit, ay yung kanyang piston. Ayan, so caliper ito. Ito po yung bagong palit natin. So nakabili na sila. Ito yung binalit natin, ito yung luma. Kasi tagas na talaga mga kalyabe. Papakita ko lang sa inyo. So ito po mga kalyabe, ito po yung ating pinalitan, yung kanyang secondary master dito sa preno. So dito yung kanyang preno. So tagas na. So pinalitan na ng repair kit nung nakaraan nila sir. Hindi pa rin mobra, gawa ng may tama na talaga yung loob nito at sobrang luma na. So pinalitan na siya natin ng bago, nakabit na natin. So pasensya na kayo at hindi natin nakuhanan kanina ng video. So ito mga kalyabe, bali ito, magbi-bleed tayo. So ipapakita natin sa inyo. Check muna natin kung puno yung ating brake fluid dito sa ating tanki ng fluid. So dito sa may hydrobox, ayan. So check natin yan, puno pa. So tapos ipapabomba lang natin sa ating driver. Kasi kailangan talaga pag nag-bleed ng preno mga kalyabe, dalawang tao. So ito, okay, sir pwede pa bomba ng preno. Ayan mga kalyabe, utso lang ang kanyang bleeder niyan, itong bleeder niya. Sige, bumba. Bumba. Permi. Bumba. Eh mga kalyabe, kasi binaklas natin to at nagkaroon yan ng hangin. Permi. Lumubog. Bumba. Permi. Alright. So ayan, nakita na natin mga kalyabe. Solid na yung lumabas na fluid. So okay na yan. It means na okay na siya. Kasi kung napansin nyo kanina, sumisirit lang siya. Puro hangin yung lumalabas. So dito na naman tayo sa kabila mga kalyabe. Ayan, pero napabaklas ko muna ang gulong kasi medyo masikip pag hindi babaklasin yung gulong. Ayan mga kalyabe, gamit natin yung ating utso na liyabe. Yan pong ating bleeder dito.
pumba po. Ayan. So ayan, pinapabumba natin. Bumba. Terme. Ayan. Kung napansin niyo mga kalyabi, may hangin siyang lumabas. Yan po yung, kung minsan pag inaapakan natin yung preno, ay gumaganon yung ating paa. So, bumba. Permis. Ayan. So, antayin natin na mag-solid talaga yung labas na fluid bago natin i-fix. Sige, bumba po. Permi. Ayan mga kalyabe. So, kung napansin ninyo, solid na yung lumabas. So, yan ang palatandaan na wala na siyang hangin doon sa kanyang brake line. So, mga linya ng tubo nito, wala na siyang hangin. So, yan ang kagandahan nun mga kalyabe. At ayos na yung ating preno. So, okay. At kakabit na yung mga gulong. So, bali, may gagawin pa tayo dito mga kalyabe. Bababa pa tayo ng transmission at nag-sliding clutch na po kasi ito. So, kung naalala nyo, yung pininturahan natin dati, ito na po yun. So, kailangan na natin siyang palitan ng clutch lining. So, ayan ang mga kalyabe at kinakabit na natin itong transmission. So, pagpasensyahan nyo na, dahil hindi natin pwede ipakita sa inyo ang pagkabit talaga ng husto nito. Gawa nga ng napakadelikado kasi ng ginagawa ko. Dalawa lang kami ng anak ko yung nag-aangat. So, ngayon, kapag inuna ko pa ang pagbibidyo, madidisgrasya naman ako sa ilalim. So, pagpasensyahan nyo na po muna yung ating video dahil hindi ko talaga may ipakita sa inyo yung pagbibidyo nito. So, hindi naman kasi tayo, hindi naman kasi GoPro yung gamit natin na pwede natin isabit sa ating ulo, kundi cellphone lang. So, pagpasensyahan nyo po muna. At, ito na. So, nakabit na natin yung pinaka-transmission. So, mamaya, yan mga kalyabe. So, bali, 8 tornilyo lang to. Anim na tornilyo lang to, na 14. Ayan. So, kinakabit ko na lang. Kasi mahirap talaga kalyabe, kahit si Sir saksi. Ayan. Saksi si Sir. Dahil kita-kita niya kung gaano kahirap na pagkabit ng transmission ng mano-mano lang. Wala tayong engine crane. Jack lang at saka lubid yung gamit natin. Ayan. Ayan sa baba. Meron doon ah. Dito. Ito. At nagtotornilyo tayo dito sa baba. So, ganun lang siya kadali mga kalyabe. Ang problema lang, hindi natin makuha na talaga ng video. Hindi nyo makita yung actual na pag-angat nito. Dahil nga, sa sobrang delikado naman para sa akin na uunahin ko pang pag-video kaysa sa kaligtasan ko rito sa ibaba kasi nasa ilalim tayo ng makina. Mamaya, nagbibideo ako, mandaganan tayo. So, disgrasya, malaking disgrasya, abutin natin. Ayan mga kalyabe, at kinakabit ko na to. Ayan. So, huwag kayo magtaka. Dito yan, nakasafety yan. So, wala namang maapektuhan sa ating mga pagjajak dahil dito may mga protection yan. Yan mga kalyabe. Ano mga kairin-rin ka mo electric pan dito? Ayan mga kalyabe, at naibaba na natin tong transmission. So magpapalit tayo ng lining nito. At ng kanyang release bearing. So ganito lang po ang pagtanggal niyan.
Yan yung kanyang release bearing, mga kalyabe. Ayan. So, papalitan na natin ng bago yan. Ang kanyang release bearing. So magpapalit din tayo ng backlight switch. Wow. Masakit muna. Ayan. Ito yung kanyang backlight switch, mga kalyabe. So sira na to. Pundido na yung loob nito. Hindi na makapag pagana ng ilaw. So yung bago ting release bearing na papalit, mga kalyabe. Ito yung bagong release bearing. Ito po yung luma. At ito yung backlight switch na bago. Ito, mga kalyabe, kapag ayan, pag diniin nito, saka siya iilaw. Kapag naglapat ang pinaka bulitas nito, doon yan maririnig mo. Yan po siya, saka siya gagana ang ilaw sa backlight. Gamit lang ang ating 24 na ratchet deep socket. Ayan. O, ganyan lang siya, mga kalyabe. Ito, para dito yan. Mali ang binigay sa iyo, sir. Ha? Mali ito. Mas mali ito. Mali ito. Para mali. Mali ito. Saan mo ito nabili? Okay pa naman ito. So, nagkamali lang ng bigay ng release bearing, mga kalyabe. So, bali ito. Masyadong maliit ito kumpara dun sa tabi mo. Dito sila nagkatalo sa butas. Ayan. Maliit itong butas nito sa loob, ito malaki. So ayan, mga kalyabe, mas maganda talaga na nadala natin yung sample para bago tayo kumuha ng pyesa, para pare-parehas talaga. Kung minsan kasi, mga kalyabe, pag sinabi mo yung ibang auto supply ay hindi pa nila kabisado yung mga parts ng sasakyan. So dito nagkamali sila, iba yung naibigay. So check ko lang to, mga kalyabe, kung obra pa, kung walang ingay. Ito pa rin ang kakabit natin muna. Kasi malayo pa pala nakuha na ni sir ng kanyang pyesa. So ayan, mga kalyabe. Kasi ito, ito ang swak na swak. So magbabaklas muna ako ng latch lining. So ito, mga kalyabe, dito tayo magbabaklas ng lining sa taas.
12 lang to, bali 6 na 12 na tornilyo. Ayan. So ito, pag nag-backlash ka nito, biglain mo lang ng konti yung ratchet para parang na-impact siya. Ayan. Parang ini-impact mo lang siya, mga kalyabe, para hindi siya umikot ang flywheel. Ayan. So kung napansin nyo, umikot mo na ng konti yung flywheel bago. Bali, 6 na piraso lang to na tornilyong 12, mga kalyabe. Ayan, mga kalyabe. So nandito ako sa pinaka ibaba, sa ilalim. Niluwagan ko lang ito muna. Tanggalin ko yung kanyang pressure plate at kanyang lining. So pag natanggal at may isa pang natira, saka natin hawakan dito, mga kalyabe, yung ating pressure plate, baka bumagsak sa ating mukha. Saka natin sikwatan ng flat screw. So sunog na sunog yung kanyang lining, mga kalyabe. Kalyabe, kita natin, sunog na sunog siya. Kaya nangangamoy na lang. Hindi na siya makakausad. Ayan o, kung mapapansin ninyo, ito, hindi na kumakapit ang friction niya dito, mga kalyabe. Ayan. Nasusunog na lang siya, kaya nawawalan siya ng hatak. Ayan siya, mga kalyabe, yung ating pressure plate. So ikumpara natin siya sa bago. Ito yung ating bagong lining. So susukatin din muna natin yung butas bago tayo magkabit doon sa ilalim, kung swak na swak. Ayan. So okay na okay. So ito yung itsura ng bago. Ito yung sunog. So dapat hindi to nasusunog, mga kalyabe. Kasi pag nasunog to, wala na siyang friction, hindi na siya kakapit dito sa ating pressure plate. So ito, hindi na rin natin pwedeng gamitin kasi malalim na yung mga dahon niya. So yan, kung napapansin ninyo, malalim na yung uka sa kanyang dahon. So kapag uminit na, malambot na itong kanyang dahon na to, mga kalyabe. Ayan. Sunog. Ay, sunog. So, tayo mga kalyabe, bago tayo magkabit dito, tingnan natin kung napasa pa, nagkaroon ba siya ng mga langis-langis dito, yung ating lining, bago natin salpak dito. Kasi pag once na magkaroon siya ng langis, mga kalyabe, bago natin kinabit dito sa ating pressure plate, ay magkakaroon po siya ng dulas. Dudulas lang po yan. Ayan. So, sasalpak natin ito doon sa ilalim bago natin babalik ulit itong transmission. So, ito yung ating sa speed sensor niya, mga kalyabe. Ayan, sa speedometer to, kasi cable type, ito yung gamit niya. Ito po yan sa ating speedometer.
Dito check ko lang din kung matigas o malambot. Ah, kaya pala maingay. Magbabibrate to. Oh, kasi gawa dito yan. Tigas. So, dapat iikot yan, oh. Wala, oh. Tumatalon-talon lang ito, mga kalyabi. Kaya siguro pumapalo doon sa loob. Or baka doon sa loob, yung isa doon, yung gates mo, sira na rin. Yung sa gates, yung gear niya doon sa loob. Hindi naman nawawala. Nakakaskas. Maingay. Check minor pa na, nawawala na. Check natin 'tong mga kalyabi. Tigas. Tigas pa kamo kung galba. Plastic lang kasi ito. Dapat malambot lang to. Please. Ay mga kalyabi, ikutin lang natin ng konti. Ayan. Huwag natin ipilit na bunutin kapag matigas mga kalyabi kasi plastic lang itong kanyang speedometer na to. Tigas. So bubunutin ko yung mga kalyabi gamit yung ating pliers. Tigas. Tigas. Oh, basag ba? Sayang mga kalyabi, ito po yan siya. Ito po yung kanyang gear. So maaring hindi dito. So wala dito yung problema kasi kung dito mga kalyabi, kung bungi ito, ito tatalon-talon yung ating speedometer. Pero yun, hindi naman nawawala, nag-iingay lang. Minsan tumatalon. Minsan tumatalon-talon. Pero gumagano-gano na siya. Mabibrate. Mabibrate. Pero dire-direct yung diba? Doon yun sa ano, sa taas. So hindi dito mga kalyabi yung pinaka-problema. So ang may problema ay doon sa taas, hindi dito. So dinoble check ko lang din kasi mahirap na mga kalyabi. Nandito na rin yan sa baba. So pwede naman natin tingnan kung okay o hindi. Kaya binuksan na lang din natin. Pero kadalasan kasi mga kalyabi, yung gear na yon, yan ang bumibigay. Okay.
Ayan mga kalyabe, at kakabit muna ako ng lining. So bago ko kakabit yung lining doon sa ibaba at saka yung kanyang pressure plate, ay siguraduhin ko munang tuyo ang aking kamay para wala siyang, at malinis ko ito dito sa ilalim pala muna. Hindi na makaligtaan. Kuha ka ng liha. Mga kalyabe, tapos na nga natin gawa yung sasakyan ni Sir Pidirito Panganiban. Ayan. Sir, ayan. Pwede ka maka-shoutout dito kay Idol Japper ngayon. Shoutout kay Idol Japper. Ayan. Sa Idol Japper, kung alam ko nanonood ka sa akin, ito si Sir Pidirito Panganiban ng sa bayan ng Bailin. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na dating pulis at talagang sulid na sulid sa atin sa Soward Family Idol. Lagi niyang pinapanood yung mga adventure mo at lahat ng mga nasasakupan mo na nandyan sa Bukana. Lagi niya pong pinapanood, Idol Japper Sniper. So ito si Sir Pidirito Panganiban ng bayan ng Bailin. Ayan, dati po siyang pulis. Ngayon ay retired na siya. Ayan. So ito yung kanyang anak. Ayan. So ayan mga kalyabe, at natapos na natin. So pagpasinsyahan nyo na talaga, at hindi ko talaga pwedeng maipakita sa inyo lahat, gawa nga ng dalawa lang kami ng aking anak ang gumagawa. So mahirap naman na ipapakita ko lahat, bibideo ako ng video. Tapos hindi ko rin naman ilagay sa safety yung sarili ko. Ay, napakahirap naman po mga kalyabe. So pagpasensya niyo na, at abangan niyo, malapit na rin dumating yung aking camera na dala ng aking kapatid. Ayan, so baka doon maayos na natin yung ating mga video. Ayan mga kalyabe. At ay, muntik ko na makaligtaan pala mga kalyabe. Ito pala, lalagyan pa natin ng preyon kasi para hindi man mainitan si Sir pag-uwi. Kasi may tagas talaga yung kanyang condenser nito mga kalyabe. Yan, langis. Ito. Ayan mga kalyabe, sa ebidensya. Ayan. Yan. Ayan mga kalyabe. Kung napapansin nyo yan, oh, nag-iipon ng baldasa na yan. Ayan po yung pinakabutas niya. Ngayon, kapag hininyangan natin mga kalyabe, ay may tendency pang kumalat kasi tawag nito, laminated kasi yung kanyang condenser. So kapag hininang natin yan, dadamit, kakalat na ng kakalat. So ayan mga kalyabe, at lalagay muna ako ng freon. So ayan mga kalyabe, at nakakabit na natin itong lahat. So pinipix ko na lang ito, yung ating transmission support. Ito yung center support natin. Pinakabit ko lang yung ating cross member. So itong tinatawag natin na cross member. Ayan. Ayan. Okay. Power handle. Ayan. Okay. Okay. Ayan mga kalyabe, at kakabit natin itong sa ating engine support. Ayan mga kalyabe, at pasuloy muna ng 17 kalyabe. So ayan mga kalyabe, sinisigitan natin. So medyo mahirap-hirap kasi dito sa ilalim. Ayan. Ayan mga kalyabe, habang hinihintay ko pa ito,
Okay. Ayan. Sunod natin dito sa harapan. Ito mga kalyabe, sinisikwatan na ngayon ng konti dito. Scarping Pinoy. Pause mo muna. So yan mga kalyabi, at iikot muna ni sir yung kanyang sasakyan. So dito na naman muna tayo mag-focus. Ayan, so jack mo to. At ito mga kalyabi, palit makina po tayo dito. Ayan. So yan mga kalyabi. So ayan mga kalyabi, at magpapalit tayo ng makina nito. So babaklas tayo ng buong makina nito. Ayan. So transmission lang maiiwan. Ayan mga kalyabi. At mano-mano din natin itong gagawin ngayon. Alright mga kalyabi, at babaklas muna kami.